I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga babae, nakikita yung nakikita ko. Ito, panibagong pangaras na naman ng China vessel sa ating Philippine Coast Guard. Kung makikita nyo dito guys, oh, sino po ang dumikit? Hinarangan ng PCG natin, tingnan nyo yung kawalang hiyaan itong China vessel na ito, oh. Tingnan nyo, dumikit talaga. Alam nyo, sa totoo lang, pinag-pray na natin sa Panginoon na sana po, no, tumigil-tigil itong mga to at mabigyan ng kaparusahan galing sa Panginoon. No, tingnan nyo yan guys, nilagyan niyang harang, para lang hindi dumikit, pero talagang dumikit mga kababayan. As in, nagbibideo pa yung chikwa. Kawawa itong ating mga PCG, Coast Guard natin. Bakit? Kahit ganyan ang ginawa sa kanila ng China vessel, kaharasan, nandoon pa din guys yung ano nila, yung pagtitimpi nila, no? Kasi yan po ang direktiba ng ating mahal na Pangulo, na hanggat maari, kung kaya pang magtitimpi, pagtitimpi tayo talaga. Tapos pinapalabas ng China ngayon, tayo pa daw ang nagpuprovoke. Mga kalukuhan nila. Tamaan sana ng kidlat itong mga ito. Tingnan nyo nga naman ng ganyan pinaggagawa nila. Kunwari nagbibideo pa. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, pag ni-research nyo ang kakatotohanan, kasalanan din po yan ng ibang namumuno. Ang ibig ko sabihin, kasalanan din ng ibang namumuno nung nakaraan. Kasi pinapayagan nilang maglalayag dyan ang mga China fishermen. Diba? So natuklasan nila na maraming resources dyan, mga kayamanan ng Pilipinas. Ayun, pinapanindigan na nila na kanila daw. Kinamkam na nila. Kasi nakita nila na maraming isda dyan . Kasalanan kasi ng mga nakaraan, best friend kasi sila. Kaya yan, tingnan nyo tuloy. Kung tutuusin, sa panahon ng ibang mga administration, wala namang ganyan, di ba? Umpisa kay Corimao. Di ba? Kay Tabaco. Kay Estrada. Gloria. Di ba wala tayong nakikitang ganyan? Ba't itong panahon ni dating President Digong, yung dating ex-President Digong, bakit pinayagan niya ang China na maglalayag dyan sa teritoryo natin? Hindi niya pinagbabawalan. Kaya namimihasa itong mga Chinese na ito . Kaya tuloy, inangkina nila. Kahit naman na hindi naman sa kanila, di ba? Kahit sabihin mo na nalo tayo sa UNCLOS, wala, hindi nila tinitingnan yun. Tingnan nyo yan, kakapal ng pagmumuka nila talaga sa totoo lang. Tamaan sana sila ng kidlat para lumubog yung pinagpatayuan na lang base militar dyan sa Western Philippine Sea. Yan, kasi, bubuto pa kayo ng pro-China sa 2025-2028. Ay, sus, Mario Joseph, mag-ingat kayo sa pagbinubuto nyo. Ayan, best friend kasi sila. Ayan ang nangyari ngayon. Tapos, sisihin si Pangulong Marcos Jr., walang nagagawa. Yun ang alam nyo. Kasi hindi naman talaga siya palaaway. Hanggat maari, hanggat kaya pa, umiiwas sa gulo ang Pangulo. Dahil ang tinitingnan niya ang kapakanan din ng mamayang Pilipino. Kasi kung maglikha tayo ng gulo at lumaban tayo, ano naman guys ang buhay ng mamamayang Pilipino? Masasadlak tayo sa kahirapan, babagsak ang ekonomiya natin. Madali lang magsalita na kung ako yan, labanan ko yan, tsutsugiin ko. Madali lang yun mga kababayan. Pero ang isipin din naman natin, ang kalagayan natin pag maglikha ng malaking kaguluhan, di ba? Tingnan nyo guys yung sa Gaza. Ano nangyari sa mga tao doon? Kawawa sila, kulila, naghihirap. Kaya ayaw ni Pangulong Marcos Jr. mangyari sa atin yan. Hanggat maari, kung kaya pa natin na talagang magtimpi, di ba? Ganun si Pangulong Marcos Jr. Ewan ko, sana ang ating mahal na Panginoon gumawa ng kaparaanan para lang mawala itong mga salot sa lipunan dyan. So yun guys, panoorin nyo itong news ng GMA7.
See you again guys on my next upload video. Bye 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 and babus. Courtesy po ng PCG and GMA7 mga kababayan. Eto na. Pasado alas 6:30 kaninang umaga nang unti-unting dikita ng Chinese Coast Guard ang BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard. Isa sa dalawang escort ships nang isinagawang rotation and resupply o RORE mission ngayong araw. Kahit delikado, tuloy lang ang barko ng China sa kanang bahagi ng BRP Sindangan. Sakuha mula sa panig ng BRP Sindangan, dinig ang pagkayod sa kanila ng China Coast Guard. Allah, grabe oh. Habang nangyayari yan, kita ang dalawang Chinese group na kumukuha ng video. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. Tama. The situation is not normal. It's not anymore normal. But we are up to the challenge. Pero di pa dyan tumigil ang China. Pasado alas 8:30, dinigitan at malapit ang winotter cannon naman ng isang Chinese Coast Guard ship, ang resupply ship na Unaiza May 4. Ayon sa AFP, sadya raw hinabol at tinarget ng water cannon ang resupply ship na ilang beses nagtangkang umiwas. Maya-maya pa, dalawang barko na ang tumitira sa magkabilang panig ng Unaiza May 4. Sa lakas ng water cannon ng China, nasira ang mga bintana at pilot house ng UM4. Butas din ang dingding na kahoy. Apat na tao ang sakay nito ang nasugatan. Napilitan tuloy itong bumalik ng Palawan. Nakalusot naman ang Unaiza May 1 at matagumpay na nakapaghatid ng supply at tauhan sa BRP Sierra Madre, ang barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi po tayo ang nagpapataas ng tension dito. Sila ang nagpapataas ng tension. We do not respond to aggression and bullying from the Chinese Coast Guard. Tama. Kumbaga, we just take whatever they're doing. Sa isang statement, sinabi ng China Coast Guard na nilabag daw ng Pilipinas sa pangako nang nagpadala ito ng resupply ship at Philippine Coast Guard sa Ayungin. Ginigiit nila ng Philippine Coast Guard ang sadyang bumangga sa kanilang barko. Wala raw ibang dapat sisihin sa nangyari kundi ang Pilipinas na anilay mapanlin lang sa mga salita at nang uudyok ng gulo sa South China Sea. Marin namang kinundina ni U.S. Ambassador Mary Kay Carlson ang ginawa ng China. Naglagay daw ito ng mga buhay sa peligro, nagresulta sa mga nasaktan at nagdulot ng pinsala sa barko ng Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nagpahayag din ng pagkabahala sa ginawa ng China ang ambassador ng Australia at ng European Union. Mabala ng security analyst na si Professor Renato De Castro, posibleng tanda ito ng mas agresibong pulisiya ng China na dapat tugunan ng Pilipinas at mga kaalyado nating bansa. The purpose is really to inflict harm. Before it's just to intimidate us, the purpose now is to inflict harm. So what would be next? Habang nangyayari ang panggigipit ng China, nagmamasid naman daw sa layong 10 nautical miles ang BRP Ramon Alcaraz at BRP Gregorio Del Pilar. Nagbabantay raw ang dalawang barkong pantigma sakaling kailangan nilang mamagitan. Yes, the RORE is a naval operation conducted by Naval Forces West with support from the Coast Guard. The Navy ships were there. They were stationed 10 nautical miles from Ayungin Shoal. They departed more or less the same time. Ang mga ganitong insidente naging sanhi ng paghain ng diplomatic protest laban sa China. Ayon sa DFA, 142 ng mga diplomatic protest laban sa China ang inihain simula ng maupo ang administrasyong Marcos.